Ayaw na. Babayaw. So, ito sa harapan niya ngayon, no? Si Beta. Half Moon. Gravel bike. Opo. Ito yung isa sa mga 2022 series ng Keeper Edition, no? Ng Beta. At meron lang mga bagyang binago rito, no? Kay Beta Half Moon gravel bike, no? Tara, di ba i-check natin kung ano ang mga pyesang nakasalpak. At syempre yung mga modifications na ginawa nila dito kay 2022 Beta Half Moon Keeper Edition gravel bike. Alright, let's go! Tube, no, ni Beta Half Moon. So, ang haba nito para makita nyo simula dito hanggang dito 130 mm, no. Smooth welding na siya, no, simula sa top tube hanggang down tube yung head tube niya. Tapos ang ginamit sa kanyang headset, mga bayaw, ay ito yung tinatawag na size 44 integrated headset. Ayan, makikita nyo sa harap. Ayan yung kanyang frontal view ng kanyang head tube, no. Tapos yun din, pareho lang din yung kanyang tinidor ay ano pa, bakal pa, no? Bakal pa tong kanyang tinidor sa Beta Half Moon na to. Tapos what else? Yung top tube naman niya, makikita nyo, ganoon pa rin, no? Simula doon sa pinakamataas hanggang sa pababa. So parang cobra lang. Malaki yung ulo tapos pababa, no? May texture yung mga decals na nakakabit sa kanya, no? Ayan, no? May mga rough spots, may smooth spots. So naghahalo yung kulay nito ng black, ng gray, at saka ng apple green, no? Di ba? Yun na. Hindi siya ano, hindi siya super gloss, no. Bagkos ang tawag dito ay semi gloss. Pero yung down tube niya naka ICR na. ICR dito. Tapos naka ICR din dito sa side na to. Tapos what else? Pagbaba niya dito sa down tube na to, ayan, nakasulat yung Beta. Ganun pa rin, no, hindi talaga dinidipit sa decal si Beta kasi yung mga decals na ginagamit sa kanya yung mga holographic sticker, no. Tapos yung kanyang ano, down tube, malaki. So kumbaga isang kamay ko ang ano, kaya mataba, no. Tapos ito yung kabitan ng kanyang battle cage dito sa kabila, wala, no. Sa seat tube niya, ito naman yung specs ng kanyang batalya, no. Basahin nyo na lang. Andi dyan po yung kanyang mga specs ng batalya para makita nyo. Okay? Dito naman, sa part naman po ng seat tube, no, makikita nyo na ito. Simula dito hanggang dito ang ano naman niya, ang distance niya or ang length niya ay nasa 20 mm, no? Tapos ito yung kanyang seat clamp na alloy na rin, tapos quick release na, no? Pagdating dito sa kanyang ano, seat post, alloy naman yung kanyang seat post, no? 27.2 to. Tapos ang haba nito ay 300 mm, no? Modern na rin yung clamping niya, easy clamping na din. Tapos ito yung kanyang bracket, no? Pagdating sa kanyang bracket, bakal na, no? Makikita nyo sa part na to, ito yung part niya ng upuan, synthetic rubber na to, no? Hindi to gawa sa synthetic leather. So okay na siya, all weather siya. Kung gagamitin nyo siya sa ulan, sa init, hindi na po siya nagbibitak-bitak. Maganda po yung materialis niya. Tapos meron pa nakalagay na Beta, no. Tapos maganda yung kotse niya, maganda, oh. Yung mga ginagamit sa kotse ng Toyota, ng Honda, ng Mitsubishi. So maganda yung kotse niya, hindi mga ordinaryong kotse lang na kulay blue. Hindi, maganda.
Okay? Pero ganoon pa rin, no? Yung kalait-lait dito kay kay Beta, yung kanyang pedal. So, yung pedal niya ay malakas makasira ng mga paborito niyang sneakers or sapatos. Walang kakwenta-kwenta. So, abaltan nyo na lang. I-upgrade nyo na lang, no? Kung meron kayong pera sa ano sa mga future na pagpapalik nyo. Tapos, what else? Ito yung kanyang ano, no? Ito yung kanyang seat stay, no? Ginamit sa kanyang seat stay, medyo mataba. Pero ano to, round. Round bar yung ginamit, no? Pero siyang bridge dito, konti lang. Tapos, ayan, nakakapa ako ng kaunti yung mga tig-welding niya rito. Tapos, dito naman, sa part na to, ng kanyang chainstay, ayan, makikita nyo, naglalaban yung gray at saka yung itim dito, no? Ganon din, may texture din yung sticker. Pagdating dito sa baba, dito nila pinadaan yung kable ng RG niya kapunta rito, sa ilalim niya pinadaan, no? Tapos, what else? Yung kanya naman, ano, yung kanya naman dito, sa part naman ng kanyang brakes, no? Post mount to post mount yung kanyang caliper, no? Ganda. At mapapansin nyo sa kanyang caliper, no? Ang caliper niya is Ignite. Ito po ay ano na, no? Ito po yung mechanical na actuated hydraulic, no? Hydraulic na po ito, ayan, no? Meron siyang mechanical side, tapos ito po yung hydraulic brakes niya. No? Ang galing, no? Tapos, naka-quick release na to, alloy yung hubs, 160mm, yung kanyang rotor, bolt type na po. Okay? Naka-ano to, no, mga bayaw, naka 9 speed to ng cogs, no, kasit. Tapos, 11 teeth, yung pinakamaliit. Tapos, yung pinakamalaki naman ay 40 teeth, no. What else? Yung kanya namang RD ay siyempre si Senza Ignite, no, na 9 speed. Ayan, yung kanyang pulley, no, pang 9 speed din to. Meron pa siyang ano rito, oh. Ito kung sa ibang mga newbie, no, mga beginners, hindi niya alam to. Ito yung protection natin para dito sa RD. Kasi minsan sumisemplang yung bike pa ganyan. So, hindi na po protektahan, nababali. Ito, protection lang to. Pero, optional nyo naman, kung gusto nyo tanggalin, pwede naman kasi added weight din to. Bakal kasi to, eh. No? What else? Ito naman po yung kanyang, ito yung tinatawag na kanyang alloy rims, no? Aero type to, no? Medyo, ano, medyo mataas-taas siya. Mga nasa 1 inch to, yung aero type niya. Pero alloy po yung kanyang rims, no? Tapos, pero yung kanya naman po, ano, spokes and nipples ay bakal, no? Ito yung kanyang pito na ginamit, no? Shredder valve ba? Yung ginamit sa kanyang pito. Ayan, shredder valve. So, pwede nyo rin tawagin niya American valve. At compass naman yung brand ng kanyang gulong, no? Ang size nito, mga bayaw, ay 700 by 45C, no? At maganda, smooth na smooth, no? Wala siyang mga, ano, mga nubs-nubs. Kumbaga to, smooth na gulong to. Ganda to, pang long ride, no? Ayos na ayos. Kung gusto nyo naman makita yung distance dito, no? Actually, hindi ko na ina-advise na laparan nyo pa yung gulong kasi yan, kita nyo naman, no? Sasayad na talaga. Kahit dito sa part na to, sasayad na. Okay? So, ayan, may libre pa kayong ano, reflector pag bumili kayo nito. What else? Pagdating sa kanyang front derailleur, no? Kanyang FD ay Senza Ignite din ang ginamit. Dito naman, sa kanyang crankset, no? Ang kanyang crankset na ginamit ay si Beta, no? 170mm ang haba ng kanyang arm. 9 over 16 naman ang kanyang tread po ng kanyang pedal, no? Pwede nyo nang ano to, upgrade to ng cleats. Bili na lang din kayo ng cleat shoes. Kesa igamit nyo tong walang kakwenta-kwentang pedal na to. pamigay nyo na lang yan, no? Masisira pa yung sapatos nyo dyan, no? What else? Natatanggal yung mga chainring niya. Kasi yung mga chainring po na nakakabit dito, bakal pa. Dumidikit pa po sa magnet, no? 52 yung pinakamalaking chainring. Yung pinakamaliit naman ay 38 feet, no? What else? No? Makikita nyo rin, dito tayo dumako sa kanyang cockpit set, no? Ang kanyang cockpit set naman po ay 50 to 60 mm ang haba, no? Oversize na to. Ang kanyang clamping ay 31.8. No? Alloy po ito. What else? Pagdating sa kanyang drop bar, no? Ang drop bar naman niya ay simula dito hanggang dito. Ang ginamit pong drop bar sa kanya ay 38 mm, no? Maiksi lang. Kasi maliit lang tong frame na to, eh.
no? Kaya, excuse me po, kaya ano, 38mm lang yung ginamit, no? Pero kung gusto niyo naman palitan ng mga 40mm, mga 42, 44, pwede naman, nasa sa inyo. Maganda yung kanyang ano, drop bar, naka ano na, naka flat na yun dito, no? Erong-ero na yung dati yan, pang ano na, pang Iron Man, o, di ba? Yan, beta rin yung brand, no? T6061 alloy din. Yung kanyang manivela or drop bar. By the way, dito sa kanyang ano, no, batalya, ang batalya po natin ay gawa sa T6061 T6 alloy po, no? Alloy yan. Kasi yan, no? Tignan nyo, may welding pa po dyan. Para makita nyo yung welding marks niya. Pero the rest, puro smooth welding na. Ito lang po yung merong TIG welding. Tsaka po yung kanyang bridge. Dito sa kabila, hanapin natin. Ops, sensya na po. Aga-aga, may emergency, lunes na lunes. Anyway, balik tayo rito. No, makikita nyo naman, dito sa harap niya, ayan po yung harap niyang head tube, no, na naka-integrated. What else? Nasabi ko na po kanina, bakal yung kanyang tinidor. Ito naman po, yung kanyang STI ni Sensa Ignite na 9 feet. Ayan po, makikita nyo. What else, no? Ang maganda talaga rito kay Beta, hindi tinitipid yung kanyang bar tip. Maganda, no? Sasabay rin po sa physique at saka sa Shimano Pro na mga bar tip. Maganda, ayos na ayos. Pwede pwede sa long ride, malambot yung kanyang bar tip. Pero kung gusto nyo palitan, nasa sa inyo pa rin. As long as may budget kayo, go lang, no? Anyway, your bike, your design, di ba? Yun nga yun lagi. What else? Ayan, makikita nyo rin, no? Dito sa part na to. Ito yung kanyang rims, no? Ayan, may decals pa na holographic stickers ni Beta. Alloy po ito, no? Na aerotype, na ayan, 1 inch siya, isang thumb, no? Itong kanyang haba, no? Tapos, ganun pa rin, ang nakakabit po sa kanya ay shredder valve or American valve. Yung nakakabit sa kanya. What else? Ito naman po, yung kanyang spokes at nipples ay bakal pa, no? Dumidikit pa po yung magnet dito. Pagdating sa gulong, naka-skin wall siya. Ang ginamit po rito ay compass, ang gulong, no? Ito ay 700 by 45C na gulong, no? Tapos, yan, wala siyang mga knobs. So, smooth na smooth lang to. Sa long ride, okay na okay rin gamitin to. Ganun din, naka-quick release siya. Alloy yung hub, yayamanin, no? Ginto pa. Tapos, naka-quick release po siya. Quick release, 160mm yung kanyang rotor, bolt type. Ito na naman po yung caliper niya, no? Yung caliper niya po ay mechanical actuated brakes po, no? Na hydraulic. Okay? Ito po yung kanyang kapitan ng kanyang actuated hydraulic brakes na mechanical type, no? Ni Beta, no? Ang gumawa po niyan ay si Sensa Ignite. Ayan, delivery pa rin kayong reflector. Okay? So, para makita nyo yung kanyang quick specs, ayan po ang quick specs at pagbabago, no? Mapapansin nyo po, halos ganun pa rin naman, no? Si Beta na anong tawag rito? Half Moon na gravel bike, no? Yun pa rin yung specs niya. At isa lang naman po ang kanyang pinagbago, no? Walang iba kundi yun. So, yun na nga po, no? Mga bayaw, ang sinasabi ko kanina. Halos ano naman po, pagdating sa kanyang specs, wala naman talagang pinagbago. Isa lang, namumukot tangi. Yun ay walang iba, kundi naka-actuated mechanical hydraulic brakes na po siya. No? So, yun lang po yung pinagbago niya. Kasi yung dati, talagang ano lang siya. Talagang mechanical lang. Ngayon, naka-actuated hydraulic na siya. Diba? So, yun lang ang pinagbago nitong si 2022 Beta Half Moon Hyper Edition Gravel Bike. Opo. So, yun nga po, no? Bago ang lahat, no? Gusto muna natin i-shoutout, syempre, yung mga kaibigan nating mga Pinoy YouTube vloggers, no? Lalo-lalo na po si Bennett TV Vlog, no? Ayan, shoutout sa'yo. Sino ba, no? Shoutout na rin natin yung iba mga kaibigan natin, syempre. Si Alex MTV, or kung tawagin ngayon ay si Urban Wanderer, no? Bayaw, mga kumusta na? Shoutout sa'yo. Kanino pa, syempre, sa mga kaibigan natin, kay Kuya Balaboy. Shoutout sa'yo. Kanino pa, kay Deoram Dolyosa.
Ayan, shoutout sa'yo. Siyempre, yung mga tropa natin, sila Sprigitik, The Explorer, kaya Sobeat, siyempre si Tropex TV, kanino pa po, si Kong Els, Anli Bike, no? At sa mga hindi ko pa mababanggit, gaya ni Solo Siklista, ayan, no? Tsaka si Kabatang, Bike TV, Vlogger, no? So, maraming salamat po sa pagsuporta sa aming lahat, no? Ng mga YouTube vlogger. Sa mga hindi ko nabanggit, no? Kasi siyempre, yung memory natin, 1MB lang. Atensya na, pero alam nyo na kung sino kayo, no? Yung mga kaibigan ko dyan, no? What else, no? Sa mga, siyempre, gustong bumili ng bike, ayan po, dito nyo mabibili yan kay Rides Bicycle Shop. Ayan po, no? Katabi lang po siya nito, no? Ni Mercury Drag. At saka ito po, siyempre, yung bilihan ng jersey. Marami mga jersey rito, iba't ibang klase ng mga baseball jersey, basketball jersey, practice jersey ng mga basketball, short, kung ano-ano. Magaganda tinda dyan, galing ng Pierre Imported, no? Kesa bumili kayo sa mall, mas mura dyan. Okay? So, sa aking mga subscribers, alam ko sabik na kayong malaman kung magkano itong si 2022 Beta Keeper Edition Half Moon Gravel Bike. Ang presyo nito ay yun na mga bayaw. So yun na nga, no? Ang presyo nito ay tumataginting na 16,000 pesos. Opo, negosyable pa naman yan, no? Huwag kayong mag-alala. So sa mga ano, no? Mga nag-aalala na mahal, sobra naman yan, overprice, ganito, ganyan. Disclaimer lang po, no, walang pumipilit sa inyo na dito kayo bumili. Kung saan po kayo mas makakatipid, kung saan po kayo mas makakamura, doon kayo bumili ng bike. Ito naman po, sa presyong ganito na sinabi ko sa inyo, negotiable pa. At bawat bike shop po sa buong Pilipinas ay iba-iba ng presyo. Depende po yan kung saan sila kumukuha ng kanilang mga supplies, no? Pero dito po, sa 16,000 po na sinabi kong presyo ni Rides Bicycle Shop, eh negosyable pa po yun. Pero kung meron kayong makikitang bike shop na mas malapit sa inyo, online, o kung saan lupalop ng mundo, doon kayo bimili para makamura kayo. At least, para yung matitipid nyo, pang-upgrade nyo pa. Okay? So malinaw yun. Ang kaibayaw lang po, syempre kay Dino Boy TV ay maibigay sa inyo kung ano ang mga latest na pagbabago, latest na trends, at latest na mga labas ng bagong mga bisikleta ngayong panahon na to, no? Para maihatid ko sa inyo, at syempre para pagpupunta kayo sa mga bike shop, alam nyo na kung ano yung bisikletang hahanapin nyo dahil napanood nyo na dito yan kay Bayaw, diba? So sa aking mga subscribers, please like, share, and subscribe Dino Boy TV para lagi kayo updated sa aking mga latest bike checks, sa aking mga latest bike shop visits, aking mga bike tips, at kung ano-ano pa regarding sa cycling world. Okay? So ano pa? Yung mga kaibigan natin dyan, mga OFW, no? Maraming salamat po sa inyong pag-subscribe at panonood kay Dino Boy TV, no? Lalong-lalo na yung mga tropa natin dyan sa Hong Kong, sa Kingdom of Saudi Arabia, sa United Arab Emirates, sa USA, sa Canada, Netherlands, Sweden, New Zealand, Poland, Norway, Italy, Germany, Belgium, Ireland, Japan, Thailand, Malaysia, Singapore, Brunei Darussalam, Burma, Vietnam, Laos, Philippines, Luzon, Visayas at Mindanao. Maraming salamat po sa pag-subscribe kay Dino Boy TV. Till then, mga bayaw, this is Dino Boy TV saying, peace out! Outdoor and cycling attire for MTB, the Trailman. Suwabi ang looks at matibay ang fabrics. Trailman has various design fitted for biking and other fitness affair. Kaya sa rides mo, i-trailman mo. Designed and engineered by Manang Loming Store, MLS. Trailman.